Para sa part 5 ng ating PBA throwback ay atin namang kakamustahin ng ilan pa sa mga retired PBA players at ating aalamin ang kanilang mga naging buhay matapos nga ang kanilang mga basketball career. So narito ang ating listahan. Una ay itong si Noynoy Falcasantos. Well, na-draft ito ng Santa Lucia noong 1994 at 11 years din ang naging PBA career nito kung saan naglaro ito sa mga teams ng Tocantex at Ginebra. After namang mag-retire noong 2004 ay bumalik na ito sa kanyang bayan sa Zamboanga at ngayon nga ay nagbi-business. Naging assistant coach pa ito ng University of the East kung saan nga ang dati niyang coach sa PBA na si Derek Pumaren ang head coach. Sunod natin ay si Paolo Mendoza. Naging PBL Rookie of the Year ito bago umakyat ng PBA at naging first pick overall naman ng Santa Lucia Realty noong 2000 PBA Draft. Kung saan nga isang dekada itong naglaro bago nalipat sa team ng Power A Tigers noong 2010. Parte ito ng 2008 Philippine Cup Champion Team ng Santa Lucia at nanalo din ito ng PBA Sportsmanship Award noong 2002. Pagkatapos lang ng 2 taon sa koponan ng Powerade ay nagretiro na ito at naging parte ng coaching staff ng UP Junior Maroons. Sa ngayon naman ay siya na ang head coach ng UPIS. Lowell Briones. Round 1 pick ito noong 1997 PBA draft kung saan nga nakuha pa siya ng Pure Foods Cowboys at agad itong gumawa ng impact dahil sa husay sa paglalaro at mga acrobatic shots. Nalink pa nga ito sa dating sexy actress na si Rita Magdalena noong late 90s at after naman niyang magretiro ay nagkapamilya at nanirahan na ito sa Amerika. Jeff Sanders. Ang dating champion player ng Batangas Blade sa NBA or Metropolitan Basketball Association ay nakapasok naman sa PBA noong 2003 PBA draft bilang round 4 pick ng Coca-Cola Tigers. Naging maiksi lang ang karera nito sa PBA at after nito ay naglaro na ito sa iba't ibang amateur league sa bansa. Sa ngayon, si Jeff ay ang pinakamatandang player na naglalaro sa MPBL para sa koponan ng Rizal Ankle Breakers. Sunod naman natin ay si Ray Evangelista. Well, second pick overall ito ng Pure Foods Coney Island noong 1994 PBA draft at produkto ito ng UST Growling Tigers noong college. 14 na taon naman ang itinagal ng karir nito at tanging sa koponan lang ng Pure Foods naglaro kung saan nga nakakuha ito ng 4 na kampiyonato at minsan ding nahirang na best player of the conference noong 2002 Governor's Cup. ...2008 naman nang ito ay magretiro sa paglalaro sa edad na 36. Dalawang taon naman ang makalipas ay kinuha siya ng Pure Foods upang maging kanilang assistant coach na tumagal naman ng 6 na taon. Sa ngayon naman ay naninirahan na ito sa kanyang bayan sa Ormoc, Leyte at may mga negosyo. Yeah.
Next naman natin ay si Abet Gitaben. 20 years ang hinaba ng kanyang PBA career kung saan nga siyam nakupunan ang kanyang napaglaruan. Una itong nakilala during Mika days at kabilang sa mga pioneer players ng PBA nang ito itatag noong 1975. Kabilang si Abet sa pamosong team ng Crispa noong 70s kung saan makailang beses itong nagkampyon at dalawang beses ding nahirang na most valuable player. Number 2 naman siya sa all-time career score behind lamang sa 4-time MVP na si Ramon Fernandez. Number 2 din siya sa all-time career rebound at number 1 naman sa career games played. Samantala, narito pa ang ilan sa mga career achievements ni Abet Gitaben. Huli itong naglaro para sa koponan ng Shell noong 1995 at after nga ng retirement ay nagnegosyo naman ito. Ilang beses ding nasubok ang kanyang kalusugan at sa ngayon ay namumuhay sa piling ng kanyang pamilya. Ludovico Naning Valenciano. Well, bahagi si Naning ng Northern Consolidated Cement na naging guest team nga sa PBA kung saan nagwagi ito ng back-to-back champions noong 1984 at 1985. 1986 naman nang madraft siya ng Hills Brothers sa PBA na mas kilala sa tawag na Alaska. Bukod dyan ay naglaro din ito sa mga koponan ng Pure Foods, Pepsi at huling-huli nga ay sa Santa Lucia Realtors bago tuluyang nagretiro. Pagkatapos naman ng kanyang basketball career ay nag-migrate na ito sa Amerika sa Los Angeles, California. Panghuli sa aking listahan na itong si Genesis Don King Sasuman. Well, ilang taon din itong naghari sa PBL bago umakyat sa PBA kung saan nga round 4 pick siya ng Swift Mighty Mitis noong 1994 PBA draft. Mas nakilala naman ito noong naglaro siya para sa team ng Pure Foods kung saan nga nakatikim siya ng kanyang unang kampyonato. After niyang magretiro sa PBA ay nagbalik na ito sa kanyang bayan ng Iloilo at sa ngayon nga ay nagsisilbing head coach ng University of San Agustin. So yan po ang part 5 ng retired PBA player segment natin at kung meron pa kayong mga PBA players na gusto nyo ding kamustahin at alamin ang mga naging buhay pagkatapos ng kanilang basketball career ay i-comment nyo lamang sa baba at susubukan nating isama sa susunod na video. At kung gusto nyo pa ng basketball trivia ay mag-subscribe lamang sa ating channel para araw-araw may PBA throwback kang mula sa akin. Well, hanggang sa muli!